Relasyon. Parang may alam na siya ng something. Ay! Diba? Hey! Hello everyone! Kumusta kayong lahat dyan? Panibagong araw na naman at panibagong reaction video na naman yung gagawin natin. And syempre naman, this is Amazing Janus, ang inyong nag-iisang amazing friend. At kung bago ka nga lang sa aking channel, isubscribe mo na yan at huwag kalimutang i-click ang bell button para naman updated ka sa aking mga susunod na reaction videos. And hello again guys sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, and good evening kung nasan man nga tayong lupalop ng mundo. Thank you for watching and magingit tayong lahat, okay? So, yun na nga, panibagong video na naman for today. And syempre, sobrang excited din naman tayo. Pero bago kasimulan ng lahat, guys, kung hindi nyo pa nga pala napapanood ang ating pinaka-latest video, andyan yan sa may description. I-like nyo na yan. Mag-share na rin kayo. And syempre, huwag nyong kalimutang mag-comment para sa mga susunod pa nating videos. And of course, guys, amazing, amazing, amazing shoutout sa inyong lahat. And thank you so much sa inyong never-ending and never-ending at undying. So, Molly na naman tayo. Ayan guys, pero syempre bago ko simulan ng lahat guys, of course maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng patuloy na nanonood ng aking mga reaction video, and of course sa pag-support sa akin, maraming salamat sa inyong lahat guys. And of course guys, please don't forget to subscribe sa YouTube channel ni Sir Val Santos Matubang, of course ang pinaka-pinuno ng lahat. Okay, syempre of course si Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs, of course guys, gusto ko lang batiin si Rowell of Malalag for being 300, alam niyo, for reaching 300,000 subscribers sa kanyang YouTube channel. And grabe, sobrang nakaka-proud and sobrang deserve naman talaga, diba? And of course, guys, si Rachel Morales Vlog, isupport niyo yan. Nandiyan sa may description ang kanilang mga YouTube channel, okay? So, ayun na nga, eto na yung most requested nyo para sa akin, okay? So, guys, eto, ang gagawa natin for today is yung pinaka-live ni Sir Val. Okay, bakit niya nasabi na perfect match ang Rowell at ang Rachel? Of course, guys, nang galing na kay Sir Val, diba? Nakakasama niya yan at alam niya. And at the age of ganito, diba? Alam niyo, mas makakapagbigay siya ng advices. Parang alam niya na well experienced na talaga, 'di ba? So, na-excite ako kung panoorin 'to. Bakit niya ba nasabi na perfect match talaga tong dalawang 'to? Okay. So, utal tayo, bes. So, samahan niyo ako, guys, at panoorin natin 'tong lahat. Okay. Ano ba? Okay, game. Match. Rowell of Malalag, Rowell. Okay. Kasarayan, Matubang, and Rachel Morales. Okay. Alam nyo po, kapag sa simula pa lamang, magkaibigan pa lang po at magkasundo na. Perfect match po yan. Hoy! Kung magkaibigan pa lang po ay magkasundo na sa kulay, okay, sa gusto, sa pagkain, halos lahat po ang tawag dyan, perfect match. Hoy! Sandali lang! Grabe guys, nag-goosebumps ako sa sinasabi ni Sir Val. Grabe, alam niyo yon, kasi nanggagaling na sa uncle ni Rowell, which is alam niyo, kilala niya yung bata na yon. Kasi diba uncle niya yun eh, diba, as a well experience na din, diba, parang alam niyo, kapag nanggaling sa tao may experience na at the age of ganyan, well di ko sinasabi na sobrang tanda na ni Sir Val ha, pero syempre yung mga tatay natin, yung mga uncle natin, kumpara naman sa atin, marami na yung pinagdaanan. At kung manggaling sa kanila yung mga ganyang words na perfect match, diba, para sa atin, kapanipaniwala yan. Pero guys, para sa akin ha, totoo yung sinasabi niya. Kung magkaibigan pa lang kayo, eh magkasundo na kayo, what more pa kaya kapag in relationship na kayo? Kasi kung that moment na magkaibigan pa lang kayo and kilala nyo na yung isa't isa, alam nyo na yung favorite color nyo, alam nyo na yung favorite number nyo, alam nyo na yung favorite food nyo, you know everything about him and her, diba? Parang alam nyo na eh, yung super match na kayo, diba? Yun yung, totoo yun, yung sinasabi ni Sir Val. Perfect match talaga yung tawag doon kapag alam nyo na yung isa't isa at kilala nyo na yung isa't isa. Kasi parang it's easy na lang sa inyo na maging kayo. Kasi parang
alam nyo na eh. Hindi na kailangang kilalanin yung isa't isa kasi parang alam nyo na lahat, diba, kung anong tungkol sa inyong isa't isa, diba? Hoy! Bakit ganyan? Tuloy natin! Malaki po ang porsyento, percentage, na kung sakali po na sila ay magsama habang buhay, habang panahon, malaki po ang percentage na lifetime po na sila po ay magsasama. Kapag perfect match, pagka po nasabing perfect match po sila, mga kaibigan, yun pa lamang. Grabe. Wala akong narinig sa kanilang dalawa na may mga mabigat na tampuhan. Totoo! Mabigat na diskusyon. Totoo! Mabigat na awayan. Totoo! Wala, mga kaibigan eh. Araw-araw po, mga kalingap, mga kaibigan, sa mga vlogs po nila, sila po ay masaya. Tama! Wala ko napansin dito na si Ruel ay malungkot. Tama! Ah, wala akong napansin dito na si Ruel ay nasa loob ng kwarto at umiiyak, umahagulhol. Wala. Sandali lang! Hindi ko kinakaya yung mga sinasabi ni Sir Val. Bakit guys? Diba? Alam nga siya, no? He believed talaga na talagang yung dalawa is may chance talaga. Kahit tayo as a viewers, diba? We are expecting. Kasi nakikita nga natin lahat in a good way, eh. In good terms, lahat. Walang negative. Diba? Yung sinasabi ni Sir Val na sa bawat vlog ni Rachel at saka ni Rowell, lahat masaya. Walang negative, walang malungkot, walang tampuhan, walang kahit anong diskusyonan. Alam nyo yun, diba? Nagva-vlog lang si Rowell for charity, si Rachel ganun din, pumapasok sa school. Diba, dinadalo ni Rowell si Rachel, diba? They are vlogging together. Diba, alam nyo, lahat ng ginagawa nila is talagang okay lahat. Talagang umaapaw yung pagmamahal, yung positivity, diba? Wala kang maririnig ng negative na kahit anuman. Well, sa fans din, wala rin tayong masabi kasi nakasupport lang all the way. And totoo yung sinasabi ni Sir Val, guys, diba? Wala tayong nakikitang mga drama sa buhay nila. Diba? Parang masaya lang, okay lang lahat, diba? And totoo din yung sinasabi ni Sir Val na may pag-asa yung bakit ganun? Pag kiss Sir Val lang gagaling, parang ibang-iba yung impact sa atin. Parang mas lumalakas yung loob natin at paniniwala natin na at the end of the day, feeling talaga natin at alam natin sa sarili natin na sila talagang dalawa. Grabe yun! Eto na yun eh! Tuloy natin! Namintin po yung ano yung relasyon na swabing-swabe. Yes! Isang patuloy po, mga kalinga, na kung sakali man ay magkaligawan, magkagustuhan, at magkaroon ng relasyon at hantong sa pag-aasawahan, oh my God! 100% po, mga kaibigan, na maganda ang kanilang pagkasama. Hi! Alam ko yan, ang kanila. Grabe yun! Observe niyo po sila. Totoo! Ikumpara mo sa iba, na hindi pa nga mag-asawa, lagi na nag-aaway. Tama! Okay. How much more kung mag-asawa na? Wala po napansin dyan, iwan ko lang si Rizan, kung may napansin siya sa anak niya, na umiiyak, lumuluha dahil kay Rowell. Mayroon ba? Wala. Wala, tama siya. Tapos Sir Val. Para sa bayan. Ibig sabihin po, mga kalinga, mga kaibigan, perfect yung kanilang relasyon. Teka, kaya papost ko ulit. Alam nyo, medyo yung utak ko umiikot eh. Kasi parang dito sa, there's some point na sinasabi na kaagad ni Sir Val
relasyon. Parang may alam na siya ng something na relasyon between of them, di ba? Hey! Pili ko talaga magka-relasyon na parang hindi lang sinasabi. Pero hindi, guys, eh. We need to respect din talaga yung mga decisions nila sa buhay nila, eh. Pero guys, sa totoo lang, yung mga sinasabi ni Sir Val at yung binibitawan niya, I want to expect more than that. Kasi I believe talaga, guys, na para sa akin talaga, alam nyo, itong dalawa na to, super perfect talaga nilang dalawa. Silang magkatuluyan. As in, kasi nga, diba nga, ang hirap na kasing mag-start eh. Kung meron ka pang makikitang iba, kahit si Rowell or si Rachel, hindi eh, kasi okay na sila pareho. As in, okay na sila. Kaya para sa akin, sila talaga eh, okay sila. As in, compatible sa isa't isa. Masaya lang yung sinasabi ni Sir Val. May nakita ba si Tatay Raisan na si Rachel umiyak? Or meron ba siyang minlag something regarding about them na may tampuhan sila? Wala. Wala tayo nakikita sa social media. Wala kahit ano, diba? They are very quiet sa kung ano mang meron sila. Kung meron man, diba? Yung relationship nila, umaapaw lang talaga ng good vibes na kahit anong mangyari, masaya lang silang dalawa, diba? Which is, alam nyo, panghawakan natin yung mga ganyang bagay. Kasi, di ba, alam natin talaga na magiging worth it yung pag-iintay natin sa dadating na panahon na aamin na silang dalawa na sila na, hi! Hi! Nako! Sumpag, ma'am! At kapag first take po yung relasyon, mga kalingap, hindi na pinapatagal yan. Tama. Para sa mga... Huwag mo lang gawing 5 years relationship o 4 years, 3 years. Ang pinakamatagal po sa perfect relationship po ay 1 taon. Oo. At saka wala isa ganun sa tagal ng pagliligaw or what? Asawahin mo na agad. Ibig sabihin, ako na magtatapang bibig ang gagamitin. Yan ang the best sa perfect time. 1 taong relasyon. Sa may hirap at malalapitan natin. Maganda mga kaibigan yan, mga kalingap. Kapag perfect relasyon po, mga kaibigan, maganda ang maging bunga ng iyong mga anak. Sabi natin, oy, mag-asawa kami 5 years ago pa, 5 years from now pa, hindi pwede. Tama. Hindi pwede po. Kapag perfect match, perfect match, mga kaibigan, dapat, mga kaibigan, mga kalingap, huwag nang patagalin. Totoo magsampa yan, ni Rachel ng 18 years old. Oy! Mag-asawahin mo na. Oh my God! Mag-asawahin mo na. Huwag mo nang hintayin pang umabot ng 20, 21, 22. Sandali lang ah. Naluloka ako. Ito pala yung mga kinocomment sa akin at may mga nagko-comment din sa live ni Rowell na ano daw yung maiko-comment ni Rowell regarding daw dun sa ano, pagdating ni Rachel ng 18, eh, pakasala na si Rachel at magpakasala si Rachel. Diba? Tapos meron naman dun si Rowell na title na No Need to Rush, diba? Guys, alam nyo, we need to respect din talaga yung mga decisions ng mga ibang tao or kahit sinong tao, diba? Like, for example, sabi ko nga, if you are not ready to commit, diba? If you are not ready to settle, diba? Parang, you need to think first, diba? If everything is perfect, yung everything is okay na lahat, yung settled na lahat, there's a right time for that naman talaga. I mean, kapag okay na lahat, at sa tingin mo ay ito na yung tamang panahon, why not, diba? Madali lang magpakasal, madali lang kung gusto mo talaga, diba? Doon ako naniniwala sa sinasabi ni Sir Val, doon sa relationship, okay. Like, for example, kung ligawan man siya ni Rowell, diba? Kung maging sila man ni Rowell, diba? Guys, kung magiging sila man at napag-desisyon nila sa isa't isa na magpakasal na, why not? Kung kaya naman nila, diba? Kung hindi man, we need to respect them, diba? Pero ako naniniwala ako dun sa sinabi ni Sir Val na sa isang relasyon, hindi mo na rin talaga kailangang patagaling. If you want to be forever with her or with him, diba? Take action.
make sure na magiging sa'yo na talaga siya. Diba? Which is yun nga yun, yung pagpapakasal. Pero at some point talaga guys, kailangan nating i-consider na minsan talaga may mga bagay dapat na hindi agad natin minamadali. Which is tama rin naman yun. Diba? Kumbaga parang, take it slowly para sa akin. Pero, kung talagang gusto mo na, why not naman, di ba? Kasi kung ako lang din, nasa tamang edad na ako, and there is some people or some person naman na gusto ako pakasalan at makasama na ako habang buhay, why not? That is everyone's dream naman, di ba? Yung maging masaya ka forever. And I hope talaga sila na yung forever. Hi! Tuloy natin! Ay, walang problema, mga kaibigan. Walang mga hadlang. Mga obstacles, ano mang tawag dyan? Hindrance. Both sides. Mm. Sa panig ng babae at sa panig ng lalaki. Kapag perfect match. Pati handa yan mga kaibigan, bungga-bungga yan. Pag perfect match mga kaibigan. Grabe naman din. Maganda ang kanilang magiging hantungan at pagsasama. Kapag perfect match. Hantungan agad! Ayan, napakabilis sa Darman! Ibig sabihin mga kalingap, mga kaibigan, pag nag-18 si Rachelle, mas mainam po magpakasal na agad sila. Oh my God! Magkamasulot pa ng iba. Ayan! Kasi mayroong ano eh, may mga tukso. Sa bagay, diba? May point din, may sir, Val. May pilit na, alam mo na, pilit na agawin. Halimbawa, pilit na agawin si Rowell sa ibang babae. May point din naman, si Sir Val. Balasantos. Magkapikotin. Isa yan sa mga pwedeng hadlang sa perfect match. Meron din nga naman kaya siyang si Rachel, point, guys. Mayroong or siging manggugulo, manligaw, tatakutin, lahat. Ay dapat po, kapag perfect match, huwag nang patagalin. May point din si Sir Val doon sa mga asawa agad, pagsampan ng 18. Ayan na! Pagkapos, palad nating mga kababa. Para po lalo sila mag-enjoy sa buhay po nila. Oh my God! Arias Vlogger, nagkasundo. Kung saan yung isa, nandoon din yung isa. Sama-sama sila. Grabe. Hindi po magsasawa, mga kalingap, kapag perfect match. Hindi po magsasawa yan. Patagal po ang kanilang relasyon, mga kaibigan. Ngayon pa lamang po ay maganda na yung daloy na kanilang relasyon. Sa bagay, may pwede magkaibigan. Naman si Sir Val, diba? Oo mo nga eh, kasi pag kilala niya naman ang isa't isa, diba? Pamamahal para sa mga taong nangangailangan. Mga kalingap, siguro mga ilang araw, interviewin natin both side tungkol doon sa kanilang relasyon. Kung ano pa ang mga plano nila. Alam niyo po, mga kalingap, siyempre po may mga plano yan eh. May mga plano yan. Ngayon pa lamang may mga plano na yan. May hirap at malalapitan natin. Boses niya ang tulay sa magaganda. Ako po ay naniniwala, mga kalingap, mga kaibigan, 100% na paniniwala. Grabe. Sa akin lang, mga kaibigan, ha? Sa akin lang. Sa akin lang. Ayan na! Magjowa na ito. Ah! Magjowa na ito. Laloka ako nun, sir. Alam nyo, palang si Sir Malag pala talaga yung sagot sa aking mga katanungan, sa aking palaisipan, sa aking puso, sa aking utak, sa aking nararamdaman. Parang si Sir Malag sagot lang. Alam nyo yun? Well, ako din eh. I believe talaga na sila na para sa akin. Why? Kasi sabi nyo nga eh, kapag nakikita na natin, tumutuloy yung laway kapatingin ako. Grabe guys, alam niyo yung actions kasi pag nakita natin, 'di ba?
disease to believe talaga eh. Pag nakita natin yung mga actions ng tao sa paligid natin at kung sino man yung pinapanood natin, well, mararamdaman natin kung totoo ba yung pinapakita nila or hindi. Well, kasi ako, kapag pinapanood ko yung dalawa, yung pagiging komportable nila sa isa't isa, ibang klase, ibang level, which is ako para sa akin kung magkaibigan lang, hindi eh. Kasi talaga guys, iba talaga yung pakiramdam ko. Pero yung sinabi ni Sir Val, guys, ako, sa atin lang to, naniniwala siya. Mag-jowa na yung dalawa. Grabe si Sir Val, ang lakas. Grabe, pero tingnan nyo ah, kay Sir Val na yan. Tayo nga, never natin silang nakasama, naniniwala na tayo. What more pa kaya si Sir Val na nandiyan na nakikita siya at nakakasama yung mga bata na yan? Diba? For sure, alam niya yan kung sino man yan at kung ano man yan. Ay! Ay! Grabe yun! Kasi perfect match, mga kaibigan. Jowa na pala yan! Ang perfect match po ay parang magnet yan, mga kaibigan. Laging nakadikit yan eh, pag magnet. Perfect match, mga kaibigan. Ang kulang niyan, kasalan. So, hintayin lang po na mag-18 itong si Richelle. Sambahan tong yan. Sa simbahan din yan. Naman, diba? Totoo rin naman eh. Ninong na kami. Ninong na tayo. Napaka-sweet. Oh, eh siyempre, ninong tayo. Kami ni Bobby TV 143, yan, ni Larry Nubino, ninong na kami yan. Grabe naman. Kami ni Kuya Brooks, para magkumpari kami ni Kuya Brooks. Kapatid na kumpari pa, di ba? Grabe naman. Ay, maraming ninong yan. Ang ninong niya, mga 50. Ang ninang, mga 50. Dami for sure. Mag-i-insist na mag-inan ninong. Kung isang daang ninong at ninang, palad nating mga kapwa. Ayun kay Romel. Romel, kumuha ka ng kotse hanggat maaga pa. Kotse muna para pagka nag-asawa kayo, ikaw na mag-drive. Ikaw na mag-drive sa maging asawa mo. Yung kutsing kulay puti. Huwag ka muna kumuha ng pick-up. Kotse muna. Grabe yung mga advice. Ha, yung kulay puti ang kunin mo para yung kotse ang maging daan para papuntang simbahan. Ninong-ninong kami ni Bobby TV. Malaki yan si Bobby magbigay mga 30 million. Malakas naman. Kalakip na tulong at huwag na hintay mag-19. Pag 10 ng 18, ipakasal agad natin yan. Ayan na! Diyan naman si Kalinga Pawe. Diba? Mayroon niyang baboy na alagaan dyan. Para sa mga... Tapos yung handaan, nandyan lang baga sa bahay nila. Taong nangangat. Huwag ka nang mag-ano, huwag ka nang mag-restaurant. Mas maganda sa bahay nila, Richelle. Kasi dating na lahat ng mga vlogger, lahat ng mga kapitbahay po, bisita, dyan na lahat. Ibig sabihin, aktual na magkakapit. Ay masaya pag dyan sa labahay. Gabi, mayroon ng sayawan, may tugtugan. Masaya yan, for sure. Punong-punong yan ang kasiya. Dyan po sa restaurant, malungkot. Malungkot sa restaurant. Malalapitan natin. Maganda po sa bahay po ang kasal. Gabi pa lang po. Gabi pa lang, may handaan na yan. Ay, oo. Isa magagandang adhikat. Totoo yan. Kasi gabi pa lang, mayroon ng handaan, may kasiyahan na agad. Totoo yan, guys. Tulong ng kaligayahan, mga taong nagkukubling. Mas masaya pag sa bahay ni Rachel ang kainan. Yan, kaliwanagan. Lahat, dyan po gagawin. Daming tao niyan, mga kalinap, mga kaibigan. Grabe, for sure yan. Supporters, Rachel, mga Rachel fanatic, supporters, pati si Pirador, aatin din yan, sigurado yan. Kita sa matarik na daan, masukal at maputi. Ilang baboy yan, mga 10 baboy yan. Grabe yun! May ang katawan lingin sa'yo. Eh, sa akin na yung isang baboy. Paalamang gumagawa ng sa akin na yung isang baboy. Oo, kailangan sa akin isang baboy. Si Bobby, isang baboy din yan. Mga senior citizen na walang masisilungan. Si Julio Ponil, Ninong, isang baboy din yan. Grabe, dami na agad baboy. Si Rubino, isang baboy din yan. Hayan, salamat sa Diyos dahil merong balbakong bansa. Sino pa yung mga ninong ninyo at ninang? Nag-iisang baboy yan. Ay, walang problema sa gastos, mga kalinga. Tama. Perfect match, mga kaibigan. Hindi na pinapatagal yan. Umaga sa kanin,
hanggat mainit pa isubo mo na. Kasi kung masarap ang sinaing pagbagong luto, pag yung bahaw na, di na masarap ang bahaw. Ha? Ang masarap pong sinaing po yung bagong luto, huwag mo nang pabahawin. Grabe yung mga sample ni Sir Bando. Grabe guys din yung mga advices niya. Hanggat mainit pa, tainin mo na. Masarap kainin pag mainit-init pa po mga kaibigan. First time ko rin nakakita ko nag-i-smell Sir Bando guys. Mabango po ang pag kayo magong loto, magong ani, ang sarap. Balsam. Ay, next year, mag-18 na si Rizel, ha? Ayan na! Mag-18 na po. Kuha po ng kotse si Rowell. Kung gusto, kulay puti. O anong gustong kulay, bahala sila. Basta, kakasal sila, ninong tayo. Mga kalinga pa kayo. Abangers! Ay, may part 2 yan. Lagi pong Rowell, Rizel, perfect match, mga kaibigan. Simple po, mga ilang araw pa, interviewin ko naman si Rizel at si Rowell. Ay, nakaka-excite yan, guys! Sa plano sa buhay. Parehas silang matipid, mga kalinga. Parehas nag-iipon yung kwarta. Tama yun, diba? Magastos. Ha? Si Rowell po, magaling sa pera yan. Nag-iipon yan eh, nagtitipid yan. Alam niya paano mag-ipon, paano mag-manage ng pera. Grabe. Mga kaibigan. Magaling yan sa management about money. So, tama yun para sa kanilang kinabukasan. Mag-ipon kayo ng kwarta. Mag-ipon. Sobrang nakaka-excite to, guys. Gastos, puro gastos, ha? Huwag niya kong gayahin na puro gastos, puro tulong. Tama, mag-ipon din kayo. Mag-ipon din, ha? Sabi ko ganun, July Punil, mag-ipon din kayo ng pera. Huwag puro gastos. Iba, guys. Nakalingap, ako po inabot na po ng isang oras. Magpaalam na po ako. Grabe, guys, itong video na to. Alam nyo, kay Sir Val na nanggaling. Well, parang we all believe pagka kay Sir Val talaga nang galing, iba ni, iba yung impact sa atin, sa mga viewers, sa mga reactors. Di ba kasi, siya yung pinakapinuno ng buong Kalingap eh, ng Team Kalingap eh. Di ba sa kanya lahat nagsimula. Di ba siya yung pinakapuno sa lahat eh. Di ba, tayo mga ugat tayo, mga viewers, mga reactors, mga vloggers, mga member ng Team Kalingap, mga charity vlogger, di ba? Sa kanya lahat ng galing. Well, parang ang sarap na lang talagang manggaling sa kanya lahat, di ba? Ng mga ganyang words of wisdom. And then at the same time, he supported also Rizel and Rowell sa mga plans nila, di ba? Sa akin, guys, ha, walang halong biro, sa totoo lang. I mean, hindi rin naman ako against eh. Ang sa akin lang, we need to respect talaga yung mga decisions ng ibang tao. Pero, kung ano man ang mga maging decision ni Rowell at saka ni Rizel, at the end of the day, we need to support them. Kung ayaw man nila, diba, why not, diba? I mean, kung ayaw man nila, let's support them pa din, diba? Kung sila man, maging happy tayo. Well, sabi ko nga, kung mahal natin silang dalawa, whatever their decisions, diba, alam nyo, we will support them pa din, diba? Talagang full support tayo at hindi mawawala yun. Iyon na lang yung panghawakan natin at yun na lang yung ibigay natin para sa kanila. Diba? Kasi diba, kung talagang solid fan talaga tayo at mahal natin sila, alam nyo, support pa rin tayo sa kanila. And let's be happy for them, diba? And grabe, super excited na ako and look forward talaga ako doon sa kung ano man yung interview na gagawin. Nakaka-excite yan kasi kung sa kanila namang gagaling, grabe, ibang impact yan for sure. And sana talaga matuloy na yung interview na yan. Grabe, gusto ko nang mapanood yon. Gusto ko na kung anong isasagot nila sa mga tanong ni Sir Val. Sana talaga, gawin na agad yan. Sana! Well, anyway guys, maraming salamat for today. And sana guys, nagustuhan nyo yung reaction video ko for today. Kasi ako, sobrang nasagot na naman yung mga tanong sa utak ko. Yan yung mga gusto ko eh, di ba? Parang nabubunutan tayo ng
tinik para nakakalusot tayo sa butas ng karayom. Diba? Alam nyo yun. Sana nagustuhan yung reaction video ko, guys. And if you really like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. And of course, drop your comment after watching this video. And ayun na nga, this is Amazing Janus, ang inyong nag-iisang amazing friend. Thank you for watching and have a nice day, everyone. Bye, guys!